أعود بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ما من أهلكم مع غبتيت سبنا بلتايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong araw po, ang ating pag-aralan ay patungkol po sa mga huruf. At ang mga huruf ay marami pong klase. At isa po sa mga klase niya ay yung huruf al-jar. Huruf al-jar. So meron tayong ism. Meron tayong mga tanda na ito ay ism. Ito yung tanwin, ito yung nida, ito at saka iba pa. Okay. Next naman, meron tayong af'al. Yung mga verbs. Yung mga verbs naman, ay fi'al madhi, mudari, amr. At saka meron tayong thulati, rubai, khumasi, sudasi. Okay, yan ang tinatawag na ano. Saka may mga tanda din ang mga fi'al. Yung ta'al-fa'il, ta'anith, at saka iba pa. Ngayon naman, ang ating pag-aralan ay patungkol sa mga huruf. At ang pinakaunang mga klase ng huruf ay yung tinatawag na huruf al-jar. Ang sinasabi na huruf al-jar ay kapag dumugtong sa fi'al o kaya ay sa ism, ang itong mga letrang ito, itong mga huruf na ito ay magiging jar, yung kanyang baris, yung kanyang haraka. Magbigay tayo ng halimbawa, no, inshallah. Okay, halimbawa ito, min, minal, bayti. Okay, minal, bayti. So dito min, mina, mina, minal, bayti. So ito yung jar. Ha? Magiging kasra yung huling vowels na susundan niya. Okay? Yung susundan niya na tinatawag na ism. Okay. Okay? Isa sa mga tanda ng ism, sa mga tanda ng ism ay pumapasok sa kanya ang harf. Ang ism o ang af'al ay hindi pumapasok yung tinatawag na, hindi pwede na ano, kasi kailangan mauna yung verbs pagkatapos yung ism kapag sa tinatawag na jumla fi'liya. Okay, insyaallah makukuha din natin yan. Ngayon, ang huruful jar, ay maraming klase. Ang unang klase ay ang mga huruf ay maraming klase at ang pinakauna ay yung huruful jar. Ang huruful jar ay kabilang ito yung min, hindi yung amiya na min, hindi yung min, di man. Ang proper nun ay pag may papasok, hindi min, hindi yung min, kasi amiya yun, salita yun ng Saudi, okay, o sa Middle East. Pero pagka may pumasok, man, tao yun yung sinasabi, man fil bab, sino ang nasa pintuan, man anta, sino ka. Pero min, yan ay amiya, hindi siya proper. Okay? So dito, ang min dito, hindi ibig sabihin yung min, hindi. Kung dito, min ay pinanggalingan. Halimbawa, min aina anta. Saan ka nanggaling na lugar? Min aina anta. Okay? So dito, al-ibtida, yung pinanggalingan, yung simula. Yung halimbawa, jaa Muhammadun minal madrasa. Dumating si Muhammad min. Galing sa madrasa. So dito, saan siya? Galing doon sa tinatawag na madrasa. So, minal ay yung pinanggalingan niya. Okay? Minal madrasa. Ayan. Minal madrasa. Okay, so minal madrasa ti. Huwag niyong kalimutan yung kasra. Pag dumikit yan sa ism, alatun, derecho, ay kasra. So, ang min ay yung pinanggalingan. Okay? Halimbawa, ana minal Philippine. Ako ay mula sa Pilipinas. Okay? Jaa Khalidun minal, halimbawa, minasuk. Dumating si Muhammad galing ng palengke. So yan ang ibig sabihin ng min. Sa ibang hadith, pero hindi siya hadith, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahd. So ito ay yung mga ulama sa hadith ba ito o tinatawag na So utlubul ilmi minal mahdi ilal lahd. Okay.
So dito sinabi sa salita na ito na mag-aral ka ng kalaman mula minal mahdi ilal lahat. Mula sa yung duyan hanggang sa yung tinatawag na kamatayan, yung sa libingan mo. Okay? So min ay ginagamit siya sa pinagmulan. Min. Ana minat turab. Ako ay galing sa lupa. Bakit? Kasi nilika tayo mula sa tinatawag na lupa. Okay? Ana minat turab. Khulika al-insanu minat turab. Nilikha ang tao mula sa tinatawag na turab. Ano yung turab? Yung lupa. Wa khulikal janna min marjim min nar. Nabanggit sa Suratul Rahman. Hindi ko nakakamali. At nilikha ang mga jin mula sa apoy na walang usok. So, yun ay tinatawag na min. Original, yung pinanggalingan niya. Okay? So, malinaw po ang ibig sabihin ng min. Halimbawa, ay pwede kayong may tanong doon, anong gagamitin dito na salita? Halimbawa, nilagyan natin dito ng ano, yung Tagalog niya, si Muhammad ay galing sa palengke. So, i-translate mo siya. Muhammadun ja'a, tapos bakante, al-madrasa. So, ano nilalagay mo dito? Min. Min. Hindi ila. Hindi an. Hindi fi. Okay. So, yan ang una, yung min. Okay. Ngayon, dito naman tayo sa ila. Ila. Dito nakalagay, una min al-ibtida. Min al-ibtida. Ibig sabihin niya yung simula, pinagsimulan niya. Pinagmulan niya. Ila ay intiha al-gaya. Intiha al-gaya ay yung huling, yung meron kang ano, yung pupuntahan niya. Meron siyang pupuntahan, papunta doon. Ha? Okay. So halimbawa, halintulad natin. Halimbawa, dahaba. Okay? Dahaba. Muhammadun o Khalidun ila as-suq. Okay. Dahaba fi'l madi, di ba? Dahaba fi'l madi. Thulathi. Khalidun ism, kasi may tanwin. Ila harf. Ila harf. As-suq, alif walam. Alif walam, ism. Tumanggap siya rin ng dalawang sign niya. Tumanggap siya ng ila. Jar. Di ba? Kapag ka naiintindihan yung pinag-aralan natin, makikita mo siya. Dahaba, fi'al madi, thulathi. Khalidun, ismun. Bakit? Kasi tanwin. Ila harf. Kasi yung pupuntahan niya. As-suq, alif walam, tsaka tumanggap siya ng jar, kaya naging kasra. Diba? Kasama sa mga sign ng ism. So, dahaba, pumunta si Khalid sa saan? Palengke. So, pumunta si Khalid sa palengke. Okay. Pwede mong sabihin na dahaba Khalid din minasuk? Hindi pwede. Kasi, dito, makikita natin na ang dahaba ay ginagamit dito ay ila. Okay. Pag sinabi natin na dumating, ja'a, ito, ja'a, Khalidun. Ayan. Ja'a Khalidun. Ang dapat natin ilagay dito ay min. Okay. Ja'a Khalidun minasuki. Okay, ganun din. Ja'a, fi'al madi. Ja'a. Kasi ja'a yaji'u. Ja'a yaji'u. So ja'a ay dumating. Dumating si Khalidun mula sa palengke. Hindi mo pwede sabihin na ja'a Khalidun ila suk. Okay? Kasi ja'a, dumating siya. Dumating si ano, papunta? Hindi pwede. So, dumating si Khalid galing sa palengke. Ito naman ay papunta, o pumunta, I mean, pumunta kasi fi'al madi, pumunta
si Khalid papunta ito ilah sa palengke. Okay? So yan ang pagkakaiba. Ang min ay yung pinanggalingan, yung ila ay yung pupuntahan mo, yung tinatawag na gaya, yung ibang pwede natin sabihin, yung purpose mo ba? Okay? Okay. Yan ang ila. Halimbawa din ang ibang karamihan, ito yung pinakamabilis na yung dahaba ila suki. Okay. Nakuha natin yon. Kunin natin yung an. Kunin natin yung an. Yan. An, sabi dito, al-mujawaza. Al-mujawaza yung paglagpas. Paglagpas. Okay? Halimbawa natin, ano pwede yung halimbawa natin? An. Napakahalaga din ito kasi pag yung halimbawa, yung raghiba, nabanggit sa hadith, pag raghiba fi ay gusto. Pero pag sinabi mong raghibaan, ayaw. Ah, subhanallah, napakaiba yung ano niya. So inshallah, next makakuha din natin yan. Ano? Okay, dito muna tayo. Takaddama. Okay, takayaba na lang. Ghaba. Ghaba. Khalidun. Si Khalid lang palagi, ano? Khalidun. Anid-ders. Anid-dersi. Ghaba. Khalidun. Anid-dersi. Okay. So, ghaba yaghibu ghib. Ghaba yaghibu ghib. Fi'al madi. Khalidun ismun. Kasi mayroong tanwin. An harf jar. Harf jar. An ad-dars, ad-dars ismun. Bakit? Kasi may alif wa lam. Pangalawa ay pumasok sa kanya yung harf. Harf, harful jar. Harf al-jar. Okay. Ang dito, ghaba, nag-absent si Khalid sa lecture. So ang ghaba ay kailangan gamitin mo yung an. Hindi mo pwedeng gamitin ang ibang ano, ghaba ala, ghaba min, ghaba ila. Ghaba fi, hindi. Ghaba Khalidun anid darsi. Ghaba Khalidun anid darsi. Okay, so ghaba, ayun yung al-mujawaza. Ibig sabihin yung paglagpas niya. Okay, paglagpas. Okay, meron din tayong halimbawa ng tajawaza anil hudud. Pero ito lang haan, ano ba, para hindi kayo malito. Ghaba Khalidun anid darsi. Ghaba Khalidun anid darsi. Okay. At meron pang mga af'al na ginagamit dito yung an. Pero inshallah, unti-unti nating kukunin. Magbigay muna tayo ng mga isa o dalawang halimbawa. At least, meron kayong background sa tinatawag na mga huruful jar na ito. Okay. Ngayon, ay dito tayo sa ala. Ang ala ay isti'la. Ay yung tinatawag na isti'la ay yung pumaitaas siya. Okay, pumaitaas. Halimbawa, ay galing siya sa taas, ha? Galing siya sa taas o siya ay pumaibabaw. Okay. Halimbawa, jalasa. Jalasa. Si Khalid pa rin para hindi na tayo ano, magbago ng isim. Khalidun ala al-kursi. Ala al-kursiyi. Ha? Al-kursiyi. Okay. Jalasa, umupo si Khalid ala. Di ba? Jalasa, umupo. Ito yung upuan. Halimbawa. Jalasa Khalidun ala al-kursi. So, umupo si Khalidun ala al-kursi. Ang jalasa ay hindi mo pwedeng gamitin na ila, min, tsaka an, tsaka fi. Kailangan gamitin mo ay ala. So, fi'al madi, jalasa yajlisu ijlis, Khalidun, ismun, kasim bitanwin, ala, harful jar, al-kursi, alif wa lam,
Isim itu dahil alif wa lam at saka pumasok sa kanya yung huruful jar. So yan ang ibig sabihin. Okay? Kaya nga sinabi ng Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsi istawa. Ang Allah ay pumaibabaw sa kanyang ars, sa kanyang lahat ng kanyang mga nilika, siya ay sa taas ng kanyang mga nilika. Kasi binanggit sa Quran, Ar-Rahman wa 'alal 'arsi istawa, ang maawain o Ar-Rahman, ang mahabagin, ang Allah, siya ang Allah, istawa 'ala. 'Ala ay pumaibabaw sa kanyang ars. Okay? Malinaw yan na dalil ng Allah ay nasa itaas ng kanyang mga nilika. Okay. Akida yan, ha? But at least meron kayong background sa akida. Next ay fi. Ito na sa fi. Ang fi ay pwedeng gamitin din na ito ay sa itaas at pwede rin sa loob. Pero mostly ginagamit siya sa loob. Okay. Dakhala. Dakhala. Ito. Dakhala. Dakhala. Khalidun fil fis sayyarah. Okay, lagyan natin fil bait. Fil bait. Yan. Dakhala Khalidun fil bait. Okay. Dakhala fi'l madhi thulathi. دخل يدخل ادخل دخل يد دخل يدخل ادخل خالد اسم داخل meron siyang tanwin في حرف حرف الجر البيتي البيتي pumasok sa kanya yung ano itong في ang naging dahilan kaya siya ay kasra at alif wa lam ism dalawang sign dito ng ism alif wa lam at saka yung pagpasok ng harful jar na naging dahilan ng pagiging kasra ng pinakahuling vowel. So, dakhala Khalidun fil bait. Pumasok si Khalid sa loob ng bahay. Okay? Sa loob ng bahay. Okay. Okay. Dito tayo sa al-kaf. Litashbih. 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 Ang tashbih, ang letrang kaf ay pwede siyang gamitin litashbih. Ha? Yung paghalintulad. Paghalintulad. Okay? Ka, halimbawa, ka. Magbigay ng halimbawa. Al-baytu. Al-baytu. Ka. Kabayti abi. Ka. Kabayti abi. Albaytu. Albaytu. Kabayti abi. Ito alif walam. Albaytu. Alif walam. Alif walam ism. Ka. Ka ay dinagdag sa bayt. So ka, kabayti. Yung ka naging jar niya ito. Ha, yung bahay na 'yan, kabayti ay katulad ng bahay ng tatay ko. Albaytu hada kabayti abi. Katulad ng bahay kasi ka dumikit itong ka sa bayt naging parang katulad ng bahay ng aking tatay, abi. Abi. Okay? So nakuha niyo? Ito ism pagpasok ng alif wa lam, ito ay ism kasi pumasok sa kanya yung harful jar kaya naging kasra saka abi ay yung tatay so ism kasi pumasok sa kanya yung ya yan akin okay albaytu kabayti abi yung bahay ay katulad ng bahay ng tatay ko okay so nakuha natin yan next ang hindi lang natin natapos yung ba at saka yung lam oh unahin natin yung ba ba ay ilsaq wal mukhalata. Okay. Pwedeng halin tulad natin sa ba. Katabtu bil qalam. Okay? Katabtu bil qalam. Qara'tu bi 'ayni. Ha? Qara'tu bi 'ayni aw katabtu. Ha?
Ra'ai tuhu bi'aini. Bi'aini. Okay. Ra'aituhu bi. Yang namanya bi, ba. Itu kaf, itu bi, ba, ba. Ra'aituhu bi'aini. Ra'aitu, ra'a, yunyum, fi'il madhi, nanakita. So, paksin, ra'aituhu, ra'aitu, aku. Ra'aituhu, siya. Hu, dito, ay hu. Ayung huwa, siya. Ra'aituhu. Ra'aituhu, nakita ko siya bi'aini, sa pamagitan ng aking mata. Sa pamagitan mismo ng aking mata. Okay? Hindi lang nakita ko siya na ano, na sinabi sa akin o nakita ko siya sa pamagitan ng TV, okay? Kundi ra'aitu bi'aini, mismo ang nakita ko siya. Okay? So, ra'aituhu bi'aini. So, dito, ang ba ay sa pamamagitan. Ha? Sa pamagitan. Okay? Next naman ay yung lam. Lam al-mulk. Lam al-mulk ay sa pamagitan. Itong lam ay ito yung lam al-mulk ay yung pagmamay-ari. Ha? Hada al-kitabu lak. Hada al-kitabu. Hada al-kitabu. Kitabu laka. Okay. La. Okay. Hada kitabu laka. Lam. Itong libro na yan ay sayo. Laka. Pag sinabi mo sa akin, hada kitabu li. Li. Hada kitabu laka. Sayo. Hada kitabu lahu. Sa kanya. Hada kitabu li. Hada al-kitabu laka, sayo. Hada al-kitabu lahu, sa kanya. Okay? So, hada al-kitabu la. Ito yung la dito, yan yung la al-mulk. Ibig sabihin, pagmamayari. Okay? Hada li. Hada lak. Hada lahu. Okay? Yan. Ang tinatawag na mga letra, harful jar, at saka yung kahulugan niya sa paano siya ginagamit. So, kailangan, alam din natin, yung fi'al, may mga fi'al, kung saan siya ginagamit, yung ibang mga fi'al, ano ba yung dapat mong gamitin dito. So, inshallah, unti-unti natin kukunin yan sa kasabay ng vocabularies natin, kasabay din ng mga huruf na pag-aaral natin. So, unti-unti ay tandaan nyo. Halimbawa, ay dakhala. Kapag dakhala, ay fi. Fi. Kapag jalasa, umupo, ay ala. Okay? Kapag naman, pumunta, dahaba. Kapag dahaba, ay ila. Kapag naman, jaa, ay min. Jaa, min. Okay? Ganun din, ano pa kaya? Yung, pwede pa, fataha. Oh, walang ano yung fataha, fatahal ba? Walang problema doon. Yung, wada'a nilagay wada'tu al-qalam ala al-ma'ida wala al-tawila nilagay ko pero pag wada'a pag musri wada'a ay ala karamihan ay ala yan ang ginagamit sa wada'a. Okay, so inshallah at least meron kayong alam ngayon kung paano gamitin itong mga harful jar. Anong kahulugan ng harful jar? Pag nakita niyo fi sa loob, min pinanggalingan, ila papuntahan, direction, min pinanggalingan, ano pa? Ala sa ibabaw, kaf ay paghalin tulad. Sa Quran nabanggit innama Isa kamathali Adam. Oh, kamathal. Ka. At saka yung mathal. So, dalawa doon. Ka. Katulad. Ka. Tashbih. Yung
ano, pagkaparehas. Tapos ba yung parang halimbawa marartu bihi, dumaan ako sa kanya. So yung marra yamurru, pag narinig niyo yung salitang marra yamurru mur ay tinatawag na yan ay dapat gamitin ay ba, katulad din dito sa nakita ko. So ang ba ay sa pamamagitan ng pagdikit o pamamagitan ng mukhalata, yung ilsak ay pagdikit, mukhalata yung paghalo. Okay, tapos yung lam, yung lam ay pagmamayari. Pag sinabi mo hadali, hadalak, hadalahu, yan ay tinatawag na pagmamayari. So yan ang paggamit sa mga huruful jar. Inshallah, marami pa tayong mga huruf na dapat niyo malaman, pero pinakauna natin ay huruf al-jar. Ang huruf al-jar ay sign. Kapag ay sign na tumatanggap yan, ay yung ism. Okay? Yung ism. Sign yan ang ism. So, inshallah, nawa ay gantipalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, patnubayan tayo, at dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kaalaman. Inshallah, pag natapos din natin yung ating natawag na huruf, ay magkakaroon tayo ng exam. Pero siguro after mga 2 weeks pa siguro. Pero kukuha pa tayo ng mga others vocabularies para mas marami kayong mga vocabularies. At huwag niyo kalimutan, sulat niyo ang vocabularies, isaulo niyo. Kung pwede, kada araw ay magsaulo, mag-review, isulat. Sa mga hindi pa masyado ano yung sulat niya, sulat ng sulat para mas maging maganda yung sulat. At ganoon din sa mga hindi masyadong ano sa Arabic, kailangan natin ng vocabularies. Vocabularies, napakahalaga po ng vocabularies. Kaya nasabi natin, kung kaya, isang araw, 10 vocabularies, isaulo at isulat. Isaulo at isulat. Okay? So maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.